Sabihin na ito ay ating pong ipapakita, ating pong ipapakita sa inyo ang isa sa mga pangunahing gamit sa treasure hunting. Ito po ay ang compass. Ito po ay ito pong gamit namin Kaminga Model 27. Tapos may serial number. Tapos dito sa likod may tatakpo siya na phosphorescent military compass. Ito po yung gamit namin sa paglilocate kung saan eksakto mag-upay. Ngayon, kung bubuksan natin itong compass, maraming version ng compass mga treasure hunters, pero ito ang gusto ko version, itong Linsatic. Kasi accurate siya pagdating sa pagkuha ng mga degrees o bearings. Bubuksan natin, ito po ay aluminum, itong kanyang cover. Tapos pag bubuksan natin, yan ang bubungan sa atin. Ito yung netting, yan ang sighting wire. Tapos buksan natin ito, ito yung magnifying glass. Yan, ito po ang magnifying glass kung saan makikita natin yung mga numero sa ilalim, yung mga degrees niya. Ito po ang magnifying glass. Tapos dito na natin makikita yung loob ng compass. Kung napapansin nyo, ito ay mayroong maitim dito na linya. Yan ang kaniyang dyan tayo kukuha ng readings sa degrees. Kung napapansin nyo itong itim na ito, itong may arrow, yan po ang north seeking arrow. Palagi po yung nakatutok sa north. Tapos itong ito ang east na 90 degrees na kung saan sisikat ang araw. Tapos yung W, yan ang west, libukan ng araw. Ngayon, kung gagamit tayo ng magnetic compass gaya nito, kinakailangan natin wala tayong mga bakal o relos. Dahil pag meron, lalo na yung mga silver na relos o yung mga bakal na relos, itong magnetic north ay hindi na to siya tuturo sa eksakto magnetic north dahil magmagnet yan dun sa bakal. Kaya kung gagamit tayo ng compass, kinakailangan natin walang bakal sa ating kamay o kaya sa ating sa sombrero. Baka may sombrero tayo na mayroong bakal, may maliit na bakal. Tapos pag sight natin, maglilihis talaga itong note seeking arrow. Kung napapansin yung mga ka-treasure hunters, medyo hindi klaro yung mga numero na yan sa ibabaw. Kaya ng 56, 58, 60, yung mga maiitim na numero. Ano yan, mga sukat yan sa mga military ang gamit yan. Sukat yan sa parang sa kanyon yata yan. Kung ikaw putok sila ang kanyon. Yan ay tinatawag na mills, yung itim na nasa ibabaw. Tapos itong pula na nasa baba, gaya ng 320, 340 patungo dyan yung pula yan eh. Hindi lang maglaro dito sa camera, yung pula yan. Yan ang degrees. Yan ang ating fokusan sa compass dahil dyan tayo magkakaroon ng sukat
kung ilang degrees mula sa norte yung angulo natin. Ngayon, try natin. Ayan. Pansin nyo nung inangat ko yung north niya na arrow ay nakaturo na siya sa eksaktong north. Kahit igalaw nyo pa na igalaw yan, yung north seeking arrow ay doon talaga yan. Magpo-point sa magnetic north. Kaya hindi ka talaga mabibihis. Pero pag may bakal dito sa aking kamay, halimbawa meron akong relo na, kung may relo ako na may parang bakal, madidisturb niya itong north. Kaya kinakailangan kong hubarin yung bakal na relos kung gagamit ako ng kompas. Kung napapansin niyo, itong E, ayan, meron siyang maitim. Maitim na parang linya, yan ang readings niya. Ngayon, ito ang kanyang north. Yung arrow na yan, nakaturo na yan sa north. Kaya ang north dito, itong area nito, ang north dito ay itong nasa arrow. Tapos, 360 kasi yung north na yan. 360, tapos pag magto-turn right tayo, ayan, dyan na ang east o sikatan ng araw. Hanggang sa south, hanggang dito sa west, at babalik ulit sa north. Mahirap na, medyo mahirap. Ayan, ano-ano naman ang gamit nitong, ito, itong parang nut nito. Yung gamit nito. Ganda yun mga treasure hunters. Ganyan. Kung napapansin niyo, yung nut na yan, isisilid mo dyan. Nabawa yan. Para makita mo yung target. The same time, babasahin mo dito yung reading. Yung reading niya. Sa degrees. Hindi maklaro. Ayan, parang nasa 135 degrees. Naka 135 degrees. Ayan, yung itim nasa maliit na yung maikli na pula. 5 degrees kasi yan yung maikli na pula. 135 degrees. Ayan. Yan ang purpose. Mahalaga talaga itong kompas sa treasure hunting mga ka-treasure hunters kasi ang paglibing ng mga hapon ay engineering tactics, no? Kaya kailangan natin gamitan ang kompas. May mga degrees kasi tayo na sinusunod. Yan lang ang sabi niya nito mga ka-treasure hunters. Maraming salamat po.